Hey, mga amigos y amigas, senyoritas y senyoritas, isang napakagandang umaga po ang bati namin sa inyo lahat itong Friday, TGIF6, guys, Friday, kaanong araw ng buwan ng October 2017, and direct from Ballester, ito po ang very early morning edition ng FYI, for your information, okay? Makakasama po ninyo ang inyong lingkod na si Joaquin with the Paul Bimicho, nagsasabi na saludo po ako sa inyong lahat. Good morning. At sa morning edition natin sa FYI, gusto natin mag-share po ang simpleng kapalamutan ng pananaw po natin sa mga pangyayari sa ating kapaligiran sa buong bansa dito, tuwan at sa mga palam ng ating bansa. Ang inyong lingkod po na si Joaquin Bernard Paul Bimicho ay nakakalarma po. Very alarming po ang mga pangyayari at nais lang po natin magbigay ng ating kung mga haka-haka, because I do believe that I am entitled to my personal opinion, being this country is a very democratic country. Mga kaibigan, mga amigo, siya, mga senyorita, si senyor, kasi hindi po kaila sa kaklaman ng bawat isa sa atin na ang ating bansa po ay nakakaranas na ng iba't iba sari-sari mga hindi mga kanalis-talis na mga pangyayari sa ating paningin at pananawan po. Magiging vlogger tayo nandito, pero hindi po ito fake news yung isi-share natin sa inyo lahat. Baka naman ituring niyo yung mga fake news. So this is magmumula po sa kaibuturan na aking puso, what I believe, and it is my obligation to share with you sa ating balatante ng FYI. Okay, tanawin po natin ang mga nakaraan, ang kasaysayan nito, mga pangyayari na nakakabahala. It's very, really alarming sa akin. At I'm just thinking, with this kind of circumstances na nangyayari na sa ngayon, saan tayo patutulong? Which way po tayo patutulong? And what is our destination? Saan tayo hahandong? So, by this way, mga kaibigan, maaaring ako po ay makapagbigay ng aking guru-guru. At depende na po sa inyo kung ano po naman ang inyong pananaw. But this is mine. And I give the credit to myself. So whatever I will be sharing today ay sariling pananaw po. Okay? At nag-umpisa yung kasaysayan nitong mga pangyayari noong hinihigwaan ng unang kritiko ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Senator Antonio Trillanes de Fonte na po. At hanggang sa bumanat din ang ating Pangulo, so ito po is opensa, depensa na magkapilapain sa pamamagitan ng batuhan, paglalahad ng mga akusasyon sa bawat isa, laban dito, laban doon. At medyo nag-spread out pa yung hitwaan ng dalawa. And that is ang tinuturing natin na Duterte versus Trillanes. Ito ay na-observahan natin na kumantong pa sa name-calling, ang dami ng mga ibinabansan ng magkabilang partido, ha? At, hanggang sa ganun ng ganun, araw-araw, yan na lang ang ating matatumbaran sa ating mga screen ng ating television, sa social network, sa radio, may ganyan na. At sa ngayon na nga, ito nagiging very uncontrollable, alarming na alarming, nakakabahala na talaga, dahil pati ang Chief Justice Sereno at saka ang ating ombudsman ay medyo they are also mixing up
with what is really big happening sa pagitan ni Natrias at saka si Presidente Duterte. Kaya ito, ako po ay nagmamatsyag tulad ng ginagawa din ng karamihan sa ating mga kababayan na minamatsyagan natin at sinusundan natin ang mga pangyayari hanggang tayo ay medyo naiintriga, na iinis na rin dahil halos ganito. Why don't we put an end? Yung ano, ang hiling lang natin naman eh, it's a dream of every Filipino na we put an end to this kind of mudsling, batuhan, and then akusasyon dito, akusasyon doon, everywhere. May isang kamalilingon eh. Mamaya-maya, at a click of finger, meron na namang ibang akusasyon. Babawi naman sa kabila, another accusation. Eh, hanggang sa puro akusasyon na lang eh. Let's put an end to this na. Tigilan na natin yung mga ganyan. Ang ating mga kababayan eh, ano eh, napupuno na. We want to find out, we want to see ano talaga ang ginagawa natin para maibsan natin yung present issues and concerns na kinakailangan harapin ng ating mga namumuno. You were elected by the people to serve them. Hindi yung gawin natin pang-araw-araw na gawain natin na wala nang iba kundi nagbabatuhan ng mga accusations, na counter accusations. Ayan. Hanggang sa humantong na, no, ganito na nga ito yung very risky. We are now in a very dangerous situation sa ating bansa. Dahil nag-issue ng statement naman ng ating ombudsman na sabi, this office shall be intimidated by anyone because independent body, right? Tama, ano? And then, bumanat naman ang ating Pangulo dahil involved siya rito sa usapin ito, sino naman ngayon ang mga may karapatang mag-imbestiga sa opisina ng ombudsman sa mga di umano yung mga hindi ka nais-nais na nangyayari din sa office of the ombudsman. This is tama naman. Sino ngayon ang mag-monitor, sino ngayon ang mag-oversee sa mga katiwalian kung meron man ayon sa ating presidente. So, the challenge naman, sinabi, okay, I will create a commission, a fact-finding commission. Nag-create na ng fact-finding commission. At ito na ngayon ang bubuntot-buntot. Sasaliksikin ngayon ang opisina ng ombudsman. At paano naman nadama itong si Carpio Morales. Ito, sa ombudsman nga pala si Morales, and then ito si Sereno. So ito na, puro matataas na namumuno sa ating bansa na dapat sila ang mag-safeguard o kaya tumingin para sa kabutihan, the general welfare ng ating bansang Pilipinas. Sila na ang nag-aaway. Up to the extent, yung latest, hinamon na nga ng Pangulo na mag-resign silang tatlo. Ito si Pangulong Duterte, si Carpio Morales at saka si Sereno ay sabay-sabay silang mag-resign. At hayaang buklatin ang kanilang mga records, yung mga, ayan na, yung mga bangko. Na dito, it's si Trillanes ang nag-umpisa nito eh. Yung mga account number na yan. Okay, so, eto ngayon ang hiling na inyong lingkod na si Joaquin Brother Paul, be with you naman eh. Ang taong bayan ay napupuno na. Nasusuya na. Ang hiling lang na, it's a dream ng every Filipino ay we go back sa ating mga upuan and then think, engineer, design, resolutions para sa present problem ng ating bansa, which is ang dapat mangyari ganyan eh. Let's set aside muna yung mga personal labanan natin. Isaalang-alang natin yung kapakanan ng
bumasa ng ating mga kababayan, mga brothers and sisters, amigos, amigas, senoritos, senoritos. Ayan, ah. And then, impeachment, may mga abandari ng ating Pangulo na siya na mismo ang mag-file ng impeachment complaints against Sereno and Carpio Morales. Dami na dyan si Karandang. Ayan. At lahat-lahat ito sa aking sumat ito na pagbibigay ng conviction, ng personal conviction ko rito, ay itong si Trillanes eh. Okay. As far as I can remember, nag-umpisa ito sa ano eh. Binigay file doon sa Blue Ribbon Committee. Dito na nagkaroon ng coverage itong si tumapang ito si Trillanes at tiningala niya ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa at hindi rin nakatiis ang Pangulong Duterte, bumanat din. So ito na yung madisling offensive at saka defensive counter accusations na nangyayari, which nakakasuya na yan sa mga Pilipino. Although, sasabihin natin na hindi natin maiwasan yan. Really, we agree to that. Pero, huwag natin, we don't have to go beyond the limits, beyond the extensions na naisasakripisyo na natin yung dapat natin gawin, yung mga dapat natin gagampanan para sa ikabubuti ni Juan de la Cruz eh. Yeah. So, sa nga lang po ng FYI o for your information on sa ating early morning edition, yan lang po ang masasabi ko. Finally, sana tultukan na yan, tapusin na natin yan at go back sa inyong mga upuan. Then, atupagin natin po yung mga problema na pinapasan ng ating mga kababayan. That will be better. Mahayaan na rin yung forget yung personal personal grudges ninyo kung maabos hanggang sa na yung kabit-kabit o ano. Ito ay sariling opinion when I shoulder all the credit of this idea, speculation, direct from FYR for your information only. At pwede rin tayo kapag share yung mga personal opinions po. Let's make this a very healthy democratic habit, exchanging of ideas, and then hoping that we shall arrive at a certain point, then we can make an agreement. Okay? It would be nice. And that agreement would always be for the good of the country, for the good of everybody, for the good of every Filipino. Ganyan po ang gusto natin mangyari dito sa ating bansa. Okay? So, once again, kung yung likod na si Joaquin Brother Paul B. with you ay nagpapasalamat po sa inyo. Now, we can also solicit from you yung personal opinion ninyo regarding po dito sa issue and concern na we have presented at this early morning edition ng FYI. O, mabuhay po tayo lahat. Ang inyong likod sa sabi ng good morning and have a nice Friday morning. Thanks God. It's Friday, the 6th day of the month of October, direct from Vice Stance. I love you all.